Yan mga ka-auto, pinapa-underwash ko muna yung Civic FD dahil may major leakage problem, oil leakage dun sa part ng makina. So, pina-underwash ko na din para malinisan yung lahat ng underbody niya, yung chassis niya. So, usually, pag may leak yung makina ng sasakyan, dapat palinisan nyo muna para makita nyo talaga kung saan nang gagaling yung leakage, yung oil leak. Yan mga ka-auto, makikita natin dito sa ilalim ng kotse, dito sa may transmission, na may oil leakage. So, hindi nung una, hindi ko alam na engine oil pala to. Kasi nanggagaling dun sa may, sa taas ng makina. So, akala ko una, transmission na fluid. So, yan, yung nakikita nyo dyan sa taas. Dyan sa may dipstick ng ETF. Diyan mo makikita yung oil leak nang gagaling. Diyan. Bale, galing siya diyan sa may left side ng dipstick, sa may galing sa makina. Yan yung nagbilik diyan, yung cam thrust o-ring. Usually, yan yung mga kadalasan na na oil leakage ng Civic FD. So, naghanap tayo dito sa Bani Malik. Bale, ito yung parang banawi ng Jeddah. Bale, wala ditong o-ring ng cam thrust. So, pinapahanap ako dun sa mismong kasa ng Honda. And dito tayo sa Bani Malik. Parang banawi to ng Jeddah. Lahat ng parts na makikita mo dito. Pero lahat pa sarado yung kasi id pa dito, so itry natin dun sa kasa, baka bukas na. Yun nga, after namin pina underwash yung Civic, dun namin nalaman na nanggagaling dun sa camshaft or cam thrust o-ring yung oil leakage ng Civic. Pag ganitong mga 10 years above na yung mga sasakyan, mas maganda na palitan nyo na yung mga gasket na sa tingin nyo na pwedeng panggalingan ng mga oil leaks. For example, papalitan nyo yung cam thrust o-ring, palitan nyo na din yung valve cover gasket, yung solenoid, yung VTEC solenoid gasket. Maliit lang naman yun. Nung nabili ko yung Civic, tiningnan ko sa baba yung under chassis niya, yung sa transmission, sa engine. Kumbaga, wala ako nakita na oil leak nung una. Kaya nga, hindi nyo makikita yung mga oil leaks na yan unless ginamit mo na siya ng dalawang araw, tatlong araw na sunod-sunod. Tapos saka mo lang makikita yung mga oil leak. So, lesson learned, kung bibili kayo ng second hand na sasakyan, lalo na itong Civic FD, busisiin nyo yung oil leaks, lalo na yan sa cam thrust o-ring. Makikita mo yan yung oil leak na yan pag malapit dun sa ETF stick, oil stick. Tapos yung solenoid, VTEC solenoid gasket, dun mo din makikita yung nasa ano siya, left side ng makina, nasa side. Kumbaga, pag yun yung may leak, yun yung may problema, yung solenoid, yung VTEC solenoid. Tapos head gasket, valve cover gasket, usually nasa gilid ng
yung cover ng ano ng makina sa mga gilid noon, usually doon mo makita yung leak pag ganyan yung problema, yung valve cover gasket. So mga simple lang naman na bagay na pwedeng mapilitan agad. Hindi naman major problem kasi okay naman yung shifting ng transmission, yung nabili kong Civic. Okay naman yung takbo ng makina. So ito lang talagang leakage, yung oil leak yung papalitan ko. Gusto ko na sanang i-repaint yung sasakyan, i-repair yung body tapos repaint na din. Kaso gusto ko muna unahin tong mga leakage na to. So hindi, yung mga hindi pa nag-subscribe sa channel, subscribe lang kayo sa baba. Yung subscribe button and push the notification bell na din para sa mga future updates sa channel na to. So sa mga susunod na mga video, focus muna ako dito sa content ng Honda Civic FT. So yung mga maintenance, pwede din magamit to sa ano, sa mga ibang model ng sasakyan. Pag may mga problema, pwede mo ma-apply sa ibang, halimbawa ibang Vios yung sasakyan mo, pwede mo ma-apply din. Pati yung mga automatic transmission fluid pala nitong Civic, dapat Honda, authentic Honda ATF lang yung ginagamit kasi sensitive yung mga transmission na to, kagaya din sa mga Toyota. So hanggang dito muna yung vlog natin. Update ko kayo bukas. Gagawa na naman ako ng video about dito sa FD. So hanggang mapaganda natin tong sasakyan na to, sana subaybayan nyo. Thank you.